So yun, naikabit po natin ang ating battery. Second battery na po natin to. Okay. Sana magkakaabot tayo sa bulong nang hindi ito nalolobat. Hindi ko alam kung saan ko nalagay yung isa. May tatlo po yung battery na nabili ko, yung Telesin na battery. Pwede hindi po ako bumibili ng GoPro. Welcome back nga po mga katambay. Panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong challenges na po sa atin. And welcome po sa Zamboanga City. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Ito lang yung battery yung mabibili mo. Tapos yung tagal nila, okay, yung tagal nila ang malobat ay parehas din halos sa GoPro. Okay, yun ang ginagamit ko is yung Telesin nga, or yung binibili ko yung Telesin na lang para dalawa. Actually tatlo itong nabili ko, tatlo sila. Kaya lang hindi ko na nakita kung saan yung isa. Siguro na misplace ko or whatever. Hindi ko alam kung saan na tayo ngayon. Samot yung ano to? Yung truck. Hindi makadaan yung ano. Hindi makadaan yung SUV. So anyway, tulad na pagkasabi ko po ay mag-ingat-ingat po kayo. Okay, kung halimbawa nasa highway kayo, okay, kung saan ba mandaan, magtingin-tingin din kayo sa side mirror ninyo kung may nakaabang sa inyo or whatever, or may dadaan. Kasi isang beses po ay medyo muntik din tayo madali ng mga van. Okay, yung tulad ng van na dumaan kanina. Okay, mabibilis po yung takbo nila, okay, especially pag sa highway. Pag sa highway po ay sobrang bilis po ang takbo ng mga yan. Okay, hindi ko alam kung yung isang driver na yun muntik po ako mabangga sa likod. Okay, buti nakita ko, nailagan ko sa side mirror. Kasi yung bilis nila, yung actually ito na dalawang, 4 lane po yun eh. 4 lane, dalawa papunta dito, dalawa papasok, dalawa palabas, di ba? 4 lane siya. So nandito na po ako sa slow lane. Okay, nandito na ako sa slow lane. Tapos bigla siyang umovertake siya sa left ng isang sasakyan. Kaya yung pagka-overtake niya ay muntik po ako maabutan. Nandito na ako sa gilid. Eksaktong sa gilid. Example ganito po. Okay, ganito. Sa gilid. Okay, dyan po sa gilid. May sidewalk na. Okay. Dyan na talaga ako sa gilid. Kasi sa gilid na talaga ako ng sasakyan, ng daan, ay muntik pa ako maabutan. Buti ay pinakurve ko na lang ganito. Okay, pinakurve ko na lang ganyan sa sidewalk. Ganyan. Okay, ginanyan ko na lang yung sasakyan, yung motor, para hindi lang ako maabutan. Pero as in, talagang dumiretso talaga sila. As in, siguro kung hindi ako naka-ilag, ay baka talaga inabutan na talaga ako. Yung mga ganyan, yung van, yung mga, marami po kasi mga van dito. Okay, yung mga van na ano ito, yung dumadaan, ay yung mga pasahero. Okay, yung mga pasahero na van, yung ganyan, okay, ganyan. So mabibilis po yan sila sa highway. Kaya sobrang bilis na sa highway pag dumadaan. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Kung halimbawa dadaan kayo sa mga ganito, especially ganitong highway po ay yun nga, huwag kayong masyadong magpabilis, or huwag kayong masyadong lalampas sa inyong lane. Okay? Kasi baka maabutan din kayo ng kabilang lane. Kasi yung dumadaan dyan, yung mga van, tapos iba pa yung mga private na kotse. Okay? Kaya mag-ingat po kayo. Yan yung mga kotse na yan. Yung iba galing po sa ibang lugar yan, na pumunta rin dito sa Zamboanga. Yung iba galing Zamboanga, tapos pauwi na sila Sunday, ganyan. By the way, Sunday po ito. Okay? Sunday po natin to binidyo. Kaya medyo marami po ang sasakyan. Kung halimbawa regular days lang po, okay, kung regular days lang, hindi po ganito karami yung sasakyan dito. Kakunti lang yung sasakyan dito. Kung regular days, marami lang talaga pag Sunday, kasi nga ay maraming umuwi. At the same time, maraming namamasyal, maraming nagre-resort. Okay?
pumunta sa mga Dipolog, Pagadian, ganyan. So, yung iba naman, umuwi, ganyan, mula sa Pagadian, mula sa Davao. Mga Cagayan de Oro, okay? Kaya marami pong sasakyan na papasok dito. At the same time, marami rin sasakyan na palabas. Okay? So, hindi ko alam kung saan na tayo ngayon. Pero at least tumatakbo pa naman yung ating map. Overtake tayo dito. Yan, yung mga van na ganyan pang kinutukoy ko, yan. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Kung halimbawa meron ganyan sa likod ninyo, ay tumabi-tabi. Tumabi-tabi kayo ng konti para hindi kayo masagi. Kasi kamuti ka talaga ako. Dito na ako talaga sa left lane eh. Yung slow lane, di ba? Sa slow lane ako dito sa right. Okay? Tapos siya biglang umovertake siya sa right din. Umovertake siya sa right para makalampas sa isang kotse. Muntik akong maabutan. Buti may sidewalk. Eh, kung walang sidewalk, siguro napisa pa ako. Kaya, yun. Ingat-ingat po kayo. Bantayan niyo rin yung side mirror ninyo kung may van sa likod. Okay lang siguro yung bus. Kasi buti at least yung bus, bubusinahan ka. Bubusinahan ka pa ng bus bago lalampas. Eh yun, parang dumiretso lang siya eh. Tumuturong to yung Google Map eh, di ba? Kaya lang hindi natin marinig. Yan. Hindi ko alam kung ilang kilometro na lang, pero malapit-lapit na rin siguro. Updated naman itong ating Google Map. By the way, kung halimbawa Google Map po yung dala ninyo, okay, tapos may duda kayo sa signal, okay, sa signal ng cellphone. Kasi kahit po may signal yung inyong cellphone, di ba? Halimbawa, data, okay, gumagamit kayo ng data. Halimbawa, gumagamit kayo ng cellular, smart or globe na LTE or 5G pa yan, okay? Hindi po lahat, tandaan nyo, hindi po lahat ng area na pupuntahan ninyo ay mayroon pong signal. Hindi po lahat ng area na pupuntahan nyo ay mayroong LTE or mayroong 4G o mayroong 5G. By the way, ito sanggali na ata to. Okay, nasa sanggali na tayo. Kasi nadaanan natin yung kahapon eh. Nadaanan ko yung kahapon, kaya lang yung nga nasira yung footage. Sanggali po yan, sanggali na. Sanggali power plant to eh. So anyway, yun nga ang sinasabi ko, okay, mag-ingat-ingat kayo sa mga dumadaan. So, kung halimbawa gumagamit ka nga kayo ng Google Map, okay, kung Google Map po ang gamit ninyo, ay mainam, okay, mas mainam na kung halimbawa may Wi-Fi, okay, may Wi-Fi sa inyong bahay, or may Wi-Fi kayo sa bahay ng mga kakilala ninyo, mag-download po kayo ng offline maps, okay, offline, nadadownload po yan, okay, nadadownload ang example, okay, example lang sa Maynila kayo. Tapos gusto nyo gumamit ng Google Map sa Maynila, ay i-download nyo po ang offline map ng Maynila, okay? Sa Google Map po, meron doon option, tapos meron doon offline map. Okay, i-click nyo yun, tapos magsiselect kayo kung ano yung map na gusto nyo i-download. I-download nyo po yun, para lang sa ganun, dito po yung bungyo, okay? Yan. Duda ko, doon po yung Merlocket. Para makadaan natin dun sa papuntang Merlocket. So yun, hindi yun ang target natin, kaya dire-diretso lang tayo. Hanggang sa maubos ang ating battery. Bolong po ang ating target ngayon, Bolong Beach, kaya yeah, Bolong Beach yung puntahan natin. Yun nga, ito ang gamit po natin, okay? So napansin nyo, yan. Kung minsan po, wala pong signal dito sa may sanggali, pero yan, gumagana pa rin yung ating Google Map. Kasi offline map po yan, okay? Dinownload ko yung map ng Zamboanga del Sur. Okay, kahit napupunta tayo ng Dipolog or Cagayan de Oro, makikita pa rin po yan. Hindi mag-offline kasi nga ay in the first place, offline po yan. Naka-download po yan locally dito sa iPhone. Dinownload ko siya. Kaya yun po ang mainam na gagawin nyo. Halimbawa, ginagamit nyo po ang Google Map, okay? Mag-download kayo ng offline, okay? Offline map para sa pupuntahan ninyong lugar, okay? Kung saan yung pupuntahan ninyong lugar, okay? I-download nyo yun ahead para nang sa ganun is makikita ninyo. Okay, malapit na po. Okay. Yung nakikita nyo ay kitang-kita na yung ating pupuntahan. Yan, may marka na siya. Yan.
parang pa-curve to, tapos pa-curve ganyan, doon na tayo. Hindi ko alam kung magkano yung entrance dito. Pero malamang sa malamang ay anong tawag doon? Baka maraming tao po ngayon.